Gusto mo bang malaman kung paano dumami ang customers mo? Gusto mo rin bang malaman kung paano mo maiiwasang malugi? Kaya panoorin mo ang video na ito hanggang dulo dahil tuturuan kita ng 5 negosyo tips para dumami ang customers mo at maiwasang malugi. Bago ako mag-umpisa sa listahan natin, gusto kitang i-congrats dahil isa kang business-minded na tao at willing ka pang matuto. Alam kong kayang-kaya mo ito. Okay, let's go! Number 1, alamin ang ideal customer. Kapag nag-umpisa kang magnegosyo, kailangan mong isipin at ilagay ang sarili mo sa katayuan ng customer mo. Ito bang gagawin kung business ay para kanino? Para sa bata ba ito? Para sa mga lolo't lola? Para ba sa mga babae o para sa mga lalaki? Kapag nasagot mo ang tanong na ito at kilala mo na kung sino ang ideal na customer mo, mas mabilis na lalago ang negosyo mo at paniguradong hindi ka malulugi. Okay, example, meron kang kainan malapit sa school. So ang ideal customer mo ay mga estudyante o mga teachers sa paaralan na yan. Tama? So kung na-define mo ang ideal customer mo, alam mong ang mga estudyante ay maliit lang ang pera kumpara sa mga nagtatrabaho na talaga. So kung may mga tindakang pagkain na ubod ng mahal o hindi afford ng isang average na estudyante, malamang sa malamang ay mawawalan ka ng customer at unti-unti kang malulugi. So dapat ang ginawa mo ay nagkaroon ka ng mga meal na specified para sa mga estudyante, which is yung mga student meal na afford ng isang regular na estudyante. Ngayon, kung estudyante din ang ideal customer mo, alam mo na rin na dapat kung ano ba ang kinakain ng mga typical estudyante. Kung maglalagay ka ng mga kakaibang pagkain, o sabihin na lang natin na puro mga gulay, like ampalaya, mga ganyan, panigurado, hindi ka mabibilhan. Kapag nalaman mo kung ano o sino ang mga ideal customer mo, mas makakapag-focus ka sa pagpapalago pa ng negosyo mo. Number 2, alamin ang gusto ng customer. Gusto ulit kitang i-congrats kasi may business ka na at bossing ka na ngayon. Malamang ay marami kang gusto sa negosyo mo na gawin at i-implement agad-agad. Pero ang pagnenegosyo ay hindi tungkol sa gusto mo, bagkus ay tungkol ito sa gusto nila. O ibig kong sabihin ay kung ano ang gusto ng customer mo. Sabi nga, 'di ba, the customer is always right. Kailangan mong maunawaan ito para dumami pa ang customers mo sa negosyo mo. Halimbawa na lang ay meron kang hamburger stand na business at kung ikaw ang masusunod ay gusto mong wala itong mayonnaise dahil nga ayaw mo ng mayonnaise, pero hindi ito ang gusto ng majority ng customers mo. Kung ipipilit mo ang gusto mo na walang mayonnaise, mas mawawalan ka ng customer at unti-unting malulugi ang business mo. Tandaan mo na para umasenso sa negosyo ay kailangang bumabalik-balik sa'yo ang mga customer mo. Hindi pwede na isang bili lang sa'yo tapos wala na. Hindi na babalik habang buhay ang taong ito. Kailangang magawa mong paulit-ulit silang bumibili sa'yo para mapaikot mo yung pera mo sa business. At ang solusyon dito ay ibigay mo kung anong gusto ng mga customers mo. Number 3, magbigay ng value. Totoo naman na kapag marunong ka sa marketing, hindi ka maghihirap. Totoo yun. Pero baliwala ang marketing mo or advertising mo kung palpak naman ang produkto mo o ang serbisyo mong binibigay sa tao. Well, kung parehas mahusay ang marketing mo at ang product, boom, panalo ka. Ganito kasi yan. Ang mga customer mo, hindi yan babalik sa'yo kung walang kwenta ang business mo or kung hindi sila nasasatisfy sa business mo. Aanihin ng mga tao ang mga promo, ang mga bottomless na iced tea kung wala namang lasa yung iced tea mo. Aanihin ng tao yung only rice mo kung hilaw lagi yung kanin mo or kung pangit talaga ang lasa ng mga niluluto mo. Hindi lalago ang customer mo at patuloy ka lang na malulugi. Kapag kasi nabigyan mo ng value ang isang customer, uulit-ulit yan ng bili sa'yo. Kasi natutuwa sila sa negosyo mo. Kumbaga, nabibigyan mo ng solusyon yung problema nila. Halimbawa, ang problema ng isang tao ay nagugutom ito. So, bibili ito sa negosyo mong hamburger stand. Kung masarap at sulit ang hamburger mo, panigurado, babalik-balik sa'yo ang taong ito. At ito pa, ang matindi. Ikukwento niya sa pamilya niya na masarap yung hamburger mo. So, bibili rin ang pamilya niya. Sa tuwa ng pamilya niya, ikukwento sa mga kaibigan nila.
So bibili rin ang mga kaibigan nila. At dahil nga natuwa ang mga kaibigan nila, kinuwento pa ito sa iba at pinost pa sa Facebook and so on. In short, nagkaroon ka ng free advertising via FB post and word of mouth dahil sa value na naibigay ng negosyo mo sa mga tao. Kapag nagbigay ka rin ng value sa customers mo, kailangang tapat ka. Hindi ka nandadaya para lang mas lumaki yung kita mo. Ibig kong sabihin ay meron kang integridad bilang isang negosyante. Kapag sinabi mong 5 kilong bigas ito, dapat 5 kilong bigas talaga yan at hindi kulang. Dahil kapag nalaman ng customer mo na nanloloko ka, bad business yun at babalik yun sa'yo, parang karma. Alam mo kung anong mangyayari? Ikukwento ka ng customer mo sa pamilya niya and then sa kaibigan niya and so on. Yan ang free advertising or word of mouth na dapat hinding-hindi mangyayari sa negosyo mo dahil dun ka malulugi at mawawalan pa ng mga customer. I-discuss na rin natin kung anong value ang naibigay ng mga delivery service or mga courier sa buhay natin ngayong lockdown or kahit nga wala pang lockdown, diba? Gaya ng mga grab food, mga ganyan. Ang value na binigay nila is yung convenience para sa atin. At dahil dun, hassle-free tayong nakakain sa bahay natin. Yan ang nasolve nilang problem. At yan ang matinding value na binigay ng business na ito sa mga tao. So, importanteng makapagbigay ka ng value sa customers, hindi lang basta-basta negosyo. Kung bagong viewer ka sa channel na ito, please subscribe and hit the bell button upang hindi mo ma-miss out ang mga bagong negosyo vids natin. Thank you! Number 4, magtanong. Ito ang kadalasan nakakalimutan ng isang nagne-negosyo at yun ang magtanong. Kala nila alam na nila ang lahat. Maraming tao ang takot magtanong. Ang problema dito, kapag hindi ka nagtatanong, hindi mo rin makukuha ang kasagutan sa problema mo. Pansinin mo na lang ang mga online store kada pagkatapos mong bumili. Nanghihingi sila ng mga feedback or reviews mula sa'yo. Tingin nyo bakit? Kasi gusto nilang malaman kung ano pa ang nagustuhan nyo sa produkto o serbisyo nila or kung ano pa ang dapat nilang i-consider na baguhin or i-improve pa sa business nila. Minsan din, diba, sa mga restaurant, nagpapasagot yan ng mga survey or mga forms na fifilapan mo. Dahil nga nagtatanong sila kung ano pang pwede pang ikabuti ng negosyo nila. Ngayon, kapag nalaman mo na ang sagot sa mga tanong na ito, malalaman mo kung ano ang gusto at ayaw ng customers mo sa negosyo mo. At dahil dito, pwede mo na rin itong i-apply sa business mo. Huwag ka rin mahihiyang magtanong sa mga taong naging successful na sa business. Manghingi ka ng mga advice sa mga taong ito. Or kung hindi mo magagawa, ay aralin mo kung paano ang diskarte nila at i-apply mo rin sa negosyo mo. Number 5, maging kakaiba. Napakaraming negosyo ang nag-uumpisa kada taon at yung iba, kadalasan wala pang isang taon ay nalulugi na at nagsasara dahil na nga rin sa tindi ng competition sa mundo ng pagbibusiness. Ang isang diskarte na dapat mong gawin para dumami ang customers mo at hindi ka malugi ay maging kakaiba ka. Kailangan mong mag-stand out sa karamihan, lalo na sa mga kalaban mo. Okay lang kahit halos katulad mo ang kalaban mo, walang problema dun. Pero dapat kakaiba ka pa rin para may identity yung business mo. Isipin mo na lang yung fried chicken ng Jollibee at fried chicken ng KFC. Kung tutusin, parehas lang naman silang fried, parehas lang naman silang chicken, at parehas lang rin namang may gravy. Pero bakit kaya hanggang ngayon ay buhay pa itong dalawang negosyo na ito? Alam nyo kung bakit? Dahil kahit halos magkaparehas ang dalawang business na ito at parehas lang namang manok ang produkto nila, magkaiba pa rin ang lasa ng manok nila. Magkaiba rin ang lasa ng gravy. In short, may something na kakaiba sa dalawang business na ito kaya sila buhay at nag-stand out sa ibang mga fast food chain. Siyempre marami pang factors pero kailangan na kakaiba ka talaga. Kakaiba sila in a good way. Kakaiba in terms of business. Kaya kahit pare-pares kayo nagtitinda ng fried chicken, kailangan mag-stand out ka pa rin. Kailangan may kakaibang atake yung negosyo mo.
Dapat pag kumain ako sa fried chicken ni Aling Nena, distinct yun, natatangi yun. Ito lang yung ganitong lasang fried chicken, wala nang iba pa. Pwede mong ikumpara sa ibang fried chicken pero kakaiba pa rin ang fried chicken ni Aling Nena. In summary, itong 5 negosyo tips para dumami ang customers mo. Number 1, alamin ang ideal customer. Number 2, alamin ang gusto ng customer. Number 3, magbigay ng value. Number 4, magtanong. Number 5, maging kakaiba. Maraming salamat sa panonood nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless!